big class para sa ating week 3. Okay, sa ating lesson 2, let's discuss about the badminton. Okay, isa to sa mga individual and dual sports na ating tatalakayan. So in badminton na to, sa ating lesson 2, ang itatalakay natin ay ang history, facilities and equipment, and the terminology. Okay, so sa ating pagpapatuloy, alamin muna natin or let's familiarize what is badminton. Okay, pag sinabing badminton, it is a racket sport game. Okay, pag sinabing racket sport game, ginagamitan ito ng raketa at ng shuttlecock. Okay, then itong larong badminton ay pwede nating laruin indoor and outdoor. Okay, then it is played by two players or single players. Okay, so paano po pag sinabing single and double? Pag sinabi pong single, ito po yung labanan ng 1v1. Okay, isa sa isa. Sinabi naman pong doubles, ito yung 2v2. So alam naman po natin pag sinabing singles and doubles sa larong ito, right? So let's proceed to the history of badminton. So as you can see on the picture, meron tayong tatlong medyo historical picture in badminton. Okay, so let's proceed. In the 15th century BC or before Christ, the game PGMC played in China. So itong PGMC ay sa China nagsimula. And as you can see on the picture, PGMC means shuttle kicking. Okay, so sa Pilipinas, kung meron sa Pilipinas na sipa, sa China, merong PGMC. Okay, so dito nag-start ang badminton. It is called so because the objective of the game is to avoid the shuttle from hitting the floor without the use of hands. So dito nagsimula yung badminton. Okay, so una, tinawag sa badminton or ang pinagkuhanan ng idea ng larong badminton ay PGMC sa China. Okay, so kung sa Pilipinas, meron tayong sipa. Sa China, meron tayong PGMC. Okay, it was 15th century before Christ. So talagang matagal na tong laro na to. Okay, then 5 centuries later, a game called Battledore and Shuttlecock okay, become a love game in China, Japan, Greece, and India. So ito na, yung PGMC sa bansang China, Japan, Greece, at India, nagkaroon na siya ng tinatawag na paddle. Okay, the game uses the battledore or the paddle similar to a small rocket to hit the feathered shuttlecock back and forth. So as you can see on the picture, ganyan na po yung itsura ng badminton before. Pero tawagin natin siyang battledore. Okay, so as you observe, itong mga game na to ay nilalaro lamang ng mga high class na tao. Okay, yung mga royal na tao. As you can see naman doon sa pic na mga suot nila, hindi ito yung basta-basta ang mga bata lang naglalaro. Okay? So, kumbaga nilalaro ito or kung pastime ito ng mga royal or mga high-class people ng another 50th century. Okay? Then, by the 16th century, okay, it has become a popular game among children in England. So, kumalat na yung larong ito. In Europe, this game was called Judebulan. Okay, so ayan po yung Judebulan. Nakilala niya sa England and sa iba't ibang parte ng Europe. And ayan po. So in 1860, okay, an English toy dealer named Isaac Pratt published the book Badminton Battledore, a New Game. Okay. So, yung nasa kabilang picture yung sa ating kung sa inyong kanan, okay? Yung pangatlong picture sa taas ng T. So, ayan yung book na pinublish ni Isaac Pratt na parang dito mas nakilala lalo yung larong badminton. Okay? Then, ayan. So, it was in 1860. Okay? Then another history in badminton. Okay, in 1870,
the British Army learned about the game Puna, India's version of the modern badminton game. They were very interested to the said game and brought it to England. Okay, so kung mapapansin natin, no, may iba't ibang tawag sa badminton before. Ang unang tawag, makauna-unang tawag sa China ay Asian Yi. It was 5th century BC. Okay? And another 5 centuries later, naging battle and shuttlecock na siya. Okay? And tinawag naman itong judo volant sa Europe. And in India, tinawag itong puna. Okay? Kung saan, doon na nagsimula na kumalat ito sa England, hindi sa Europe. Okay po. So, the badminton became popular among the elite British society when the Duke of the Beaufort used the Puna game as an attraction. Okay? During his lawn party, later the game was renamed to badminton. The formation of the badminton club in 1877 led to the development of the first standardized set of rules and regulations for the badminton game. Before this game, these games are played under the rules used in India. Okay, so na-rename na into badminton ang larong battledore or puna noong 1877. Okay, the New York Society leaders established the Badminton Club of New York in the United States years after. The game became popular and was played around the series. Okay? Although the creation of modern badminton is attributed to England, it is Asia that now dominates in this sport. The Badminton Association of England formulated the official set of rules and regulations published September 13, 1893. This set of rules are the same rules being followed at present. So, ayun na. Nagkaroon na ng standardized sa pagde-develop ng sport na badminton. At doon na nga noong September 13, 1893, naging standard na nga siya at talagang naging official na sport na siya. And kung ano yung sinusunod nating rules ngayon sa badminton, ay ito yun. Okay, dito pa rin ang galing na. Okay, sa ginawa na. Badminton marked its universal acceptance when the All England Open Badminton Championship, the first badminton world competition, was conducted in 1899. Okay, it continuously prospered with the formation of various groups like the International Badminton Federation or the IBF, now known as the Badminton World Federation, BWF, okay, and the International Sports Federation, the ISF, and of badminton, which was established by Canada, Denmark, England, France, and Netherlands, Ireland, New Zealand, Scotland, and Wales, as its founding members in 1934. Now, the IBF has more than 150 member countries. So, ayun nga. Nakilala na at unti-unti na nakilala ang badminton sa buong mundo. Okay? So, syempre, let's proceed to the history of badminton in the Philippines. Okay? A British and American expatriate introduced badminton in the Philippines in 1920. Since then, it was a game loved by the Filipino. As early as 1950s, the Philippines was already recognized by the International Badminton Federation, or the IBF, as its 21st member country. So, naging member or nagkaroon ng association sa Philippines na kung saan na-discover ng IBF and naging member ang Philippines ng IBF, sa IBF, sa larangang badminton. Yes po. Filipinos have played badminton in the national and international tournament. In 1949, Adriano Torres won the first national men's single champion. In 1952, the Philippine Badminton Association, or the PBA,
Ito naman yung association ng badminton dito sa Pilipinas. Okay, mamaya ipapaliwan ko. The National Sports Association of Badminton was created led by 28 badminton clubs. This launched the quest for international accreditation for players to enable them to play in international championships. Okay po. So, kanina, di ba meron akong binabanggit the International Badminton Federation o yung IBF. So, the IBF, ito yung international organization na kung saan sila yung nagpapalaro internationally. Then, nire-rewardan nila. Kaya tayo nagkakaroon ng Southeast Asian Games or yung SEA Games. Kaya tayo nagkakaroon ng Asian Games dahil po doon. Okay? Then, ayan po. Kaya meron din tayo. Kaya nagkaroon ng PBA sa Pilipinas, the Philippine Badminton Association. Ito naman yung naghahanap ng mga mahuhusay na player sa ating bansa na lalaban, magko-compete internationally. Get po. So, that is the history in badminton. So, now let's proceed to the facilities and equipment in badminton. First, we have the court. Okay? So, the court should be a rectangular shape with a measurement of 44 feet long and 17 feet wide for singles, and 44 feet long and 20 feet wide for doubles. Make it sure you know what I say. Okay? Next one, we have the shuttlecock. Okay? The shuttlecock has open conical shape with a rounded head at the apex of the cone. Traditionally, it is made of cork and a skirt that has 14 to 16 overlapping goose feathers. Some uses a plastic, usually nylon, okay, or rubber head and the plastic skirt. So, meron tayong dalawang type ng shuttlecock. As you can see on the GIF, meron tayong indoor, which is the feather. Meron tayong pang-outdoor, yung plastic. Okay po. Or yung synthetic natin pinatawag. Okay. Next one is the racket. Okay. Traditional rackets were made of wood, later on aluminum and other light metal materials were used. Now, almost all professional badminton rackets are composed of carbon fiber composite, graphite reinforced plastic, okay, or titanium composite. Carbon fiber has an excellent strength to weight, ratio. The handle is stiff to give excellent kinetic energy transfer. However, some low-end models still use steel or aluminum for some part of the or the entire racket for budgetary reasons. This is usually recommended, okay, recommended for use for beginners and or amateur. Okay? So, yung mga parts ng badminton racket, kung yung pinakabilog, yun yung tinatawag natin head. String is the string. Okay? Throat, ito yung nagko-connect dun sa head at doon sa net or sa shaft. Okay? Kung nakikita niyo yung cursor ko, ito po yung tinatawag natin throat. Okay? Meron tayong shaft. Ayan, shaft. Yung pinakahaba. Meron tayong ferrule. Ayan po, yung nagdidikit dun sa shaft and dun sa handle. Meron tayong handle or yung grip na tinatawag. Meron tayong butt or base, yung pinakadulo. Okay? So, that is the part of badminton racket. Okay? So, that's all. And another thing, equipment is the net. Okay? Hindi ko na siya nailagay dyan. But, the net of, the top of the net from the surface of the court shall be 1.524 meters at the center of the court and 1.55 meter over the sideline for doubles. So, ganun po yung sukat ng net. Okay? So, let's proceed now to the terminology in badminton. Okay? We have ace. Pag sinabing ace, ito yung service na laging nakakapunto. Dahil sa serve niya, lagi siya nakakapunto sa service niya. Backcourt, yung tinatawag natin line sa back ng court, sa likod ng court. Backhand, ito yung paggamit or yung kamay na stroke ito. Okay, na kung saan gamit nito ay likod ng kamay. Yung swing ng kamay ay patalikod. Okay, para naman sa ating central line, okay,
center line is a line perpendicular to the net that separates the left and right service court. Okay, that is center line. Doubles is a 2-on-2 a partner basis game. So, doubles. Ito nga yung 2v2. Okay? Then, meron tayong fault. It's a violation of the playing rules either in serving, receiving, or during the play. So, yung tinatawag na fault. Flick. It's a quick wrist and forearm rotation that surprises an opponent by changing an apparently soft shot into a faster passing one, used primarily on the serve and at the net. So, yung flick, meron tayong kasing tinatawag na flick serve. Yung flick serve, parang pinipitek niya lang. From the word flick, diba? Parang immediate, quick. Okay? Quick. Quick wrist and forearm rotation. Kumbaga, mabilisan siya na kung saan eh, hindi nahihirapan yung receiver na ma-receive yung ginawa niyang service. Or pwede rin naman sa pag mag-net drop. O yung piniflick lang niya. Okay po? Flick lang talaga. Next is foot fault. It's when the server step on the short service line. Okay? So, foot fault ang tinatawag pag yung player or yung athlete ay, or yung server, yung magsiserve, ay bago niya ma-release yung shuttlecock, ay naka-apak siya dun sa linya. So, foot-foot po ang tawag doon. Okay? So, another terminology, we have forehand. Okay? Kung kanina meron tayong backhand, yung immediate or yung pag-twist ng kamay, as you can see on the picture, diyan sa inyong slide, ito siya. Ito yung backhand. Okay? The forehand is ito. Pag sinabing forehand, yung palm nyo ang nakaharap. Pag sinabing backhand, ito yung likod ng kamay. Okay? Yan po yun. It's any stroke made on the racket side of the body. Ito, sa side ng body. Then, meron tayong tinatawag na game. It's a series of exchange steps to garner winning points. So, ito na yung pag sinabing game. Hindi ito yung game na. Okay? Pag sinabing game, ito yung game 1. Sino yung nanalo? Game 2, sino yung nanalo? Basta nag-change na sila ng court. Okay, nag-change ng court, automatic, naka-first game na. Okay po. So, that's it. Next is, you have kill. It's a fast downward shot that cannot be returned or put away. So, para itong smash, pero pwede, kasi yung smash, may talon to eh. Pero itong kill, ano siya, same lang, medyo same sila, pero ang kill kasi, hindi mo siya talaga sabito, sinabing kill, from the word kill, tanggal yung rally, walang receive. Kumbaga, naka-put off talaga yung opponent. When we say left, it's a legitimate session of play to allow a rally to be replayed. Pag sinabing left sa larong badminton, ibig sabihin, ulit. Kaya kunwari, ay, hinangin. Okay, o kaya napunta sa puno. So, umipit sa bubong. Diba, mga ganon. Na may natama ang bata. Okay, o kaya usually naman pag ganyan yung humangin sa outdoor. Okay? So, ibig sabihin ng left, uli. Okay? Next one is the net shot. It's a shot hit from the court, from the forecourt that just clears the net and then falls rapidly. Okay? Pag sinabing net shot, ito yung in a situation na kung saan, imagine nyo, merong nag-serve, tapos, sa pagkaka-serve niya, yung shuttlecock tumama sa net at nag-drop. Kumbaga umikot yung shuttlecock dun sa net, sa itaas ng net ha, hindi pwede lumusot dun sa gitna. Hindi pwedeng lumusot dun sa mga butas ng net. Dapat dun sa taas. Okay? Dumama siya dun, tapos nag-drop lang siya. Okay? Kumbaga nawala yung bilis, kumbaga nag-drop lang, puntos pa rin po yun. Yun yung tinatawag na net shot. So, pwede natin din sa tawaging lucky shot kasi sure point ka pag gaganon. Okay, next shot. Yes po. And next is rally or volley. It's the exchange of shot while the shuttle is in the play. Rally. Okay, yung sa palitan ng or yung may kita natin shuttlecock is nagbabounce-bounce back and forth sa pagkabilang team. Okay. Proceed. It's the second striking of the shuttle in a rally. So, tama naman. Alam naman natin pag sinabing receive. Service is used to put the shuttlecock into play at the start of a rally.
So, alam na natin pag sinabing service. And last one is the smash. It's a hard hit overhead shot that forces the shuttle sharply downward. Okay? So, sabi dyan, it's a hard hit overhead shot. So, smash yun. Okay? Merong kasing mga smash na nadidepensan or nare-receive. Kaya, hindi ko rin siya masabing kill. Pag sinabi kasing kill, ito na yung talagang mamamatay yung rally. Kumbaga, punto. Patay ang laro. Okay? Kumbaga, walang magaganap na rally kasi nga namatay yung rally. That is kill. Kumbaga, punto. Pag sinabing kill, nakapunto siya. Dahil sa pag-smash niya. Pag sinabi namang smash, ito yung way ng pagpaling niya ng malakas. Okay po. So, that's all for our topic for today. God bless us all.